Maraming salamat po. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Higit sa lahat ay congratulations at maraming salamat sa mga awani ng ating pamahalaan na mag-retiro po sa mga 20 years, 30 years, 40 plus years in service. Congratulations! Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong serbisyo sa ating lungsod. Palakpahan po natin ulit. Of course, binabati ko rin po ang mga konsehal po natin, ating mga membro ng Sanggunian Panlungsod, pati po ang mga barangay officials na nandito, yung iba baka nauna na rin po, nating mga department na represented po ngayon, syempre sa ating HR department, nandun si Mang LB, sa ating City Health Department, pati sa ating Anti-Dengue Task Force, kina Doc P, sa ating Deeds and Awards Committee, pamumuno po ni Attorney Joe, at mga back members, at ating Secretariat, si Attorney Ponce, sa ating GSO o OGS, nandiyan din po si Ma'am Ruth. Anong oras na ba? 8:20 na, kaya iiksian ko na lang po. At nakita ko si Doc P ay naiinitan na, si Ma'am Lani naiinitan na, kaya hindi ko na po masyadong kahabaan pa. Medyo sumasakit na rin ang tuhod namin ni Tita Cory, kaya iiksian ko na lang po ang aking mensahe. Siguro konting paalala na lang po, lalo na sa ating dalawang opisina na sila naman po talaga yung designated na mag-attend ng ating flag ceremony sa umagang ito, ang ating OGS at ang ating BAC. Pero ito para naman po sa lahat, ano, konting paalala lang po. Alam niyo naman po, noong 2019, noong nag-umpisa po ang bagong administrasyon natin, sineryoso natin yung sinasabi nating pagbabago sa ating lungsod. At gaya ng kahit anong klaseng pagbabago na ginagawa o pinapakilala, hindi po madali, lalo na sa umpisa. Yun po yung pinakamahirap na bahagi ng pagbabago. Kung magre-renovate ka ng isang building, magre-renovate ka ng isang bahay, sa umpisa, maaaring pumangit pa yung building o yung bahay na yun. Pero kailangan gawin yun para gumanda, para tumibay pa, para palakasin pa. At yan po ang ginawa natin noong 2019. May mga problema tayong nakita, may mga nakita tayong hindi tama, mga bagay na nakasanayan, pero alam natin mali. Gusto na nating baguhin sa ating lungsod at sa ating lokal na pamahalaan. Kaya hindi tayo pumayag na basta kung anong solusyon lang o band-aid o pang yung pansamantalang solusyon lang yung gagawin natin. Pinili natin na malalim, pangmatagalan at tunay na pagbabago ang gagawin natin sa ating lungsod. Kasama na po dyan yung sa procurement natin. Alam naman natin na dyan talaga yung pinakamalaking source ng corruption sa ating pamahalaan. Di lang naman sa Pasig, kundi di nga lang din sa buong Pilipinas, ano, sa buong mundo. Procurement ang pinakamalaking source ng corruption sa ating lungsod. At nakita natin mula 2019 yung mga pagbabagong ginawa natin. Matitinding pagbabago. Binuksan natin ang ating procurement. Sumusunod tayo ng mahigpit sa ating batas, lalo na sa ating GIPRA. Pero nung bandang July 2021, nakita natin na yung pinakamalaking corruption nawala na. Pero meron pa rin tayong nakita ng mga bagay na hindi tama. At meron akong choice ng mga panahon na yun. Anong gagawin natin? Hayaan na lang bumuna natin, magbubulag-bulagan ba tayo? O tuluyan na natin babaguhin? Yan po yung choice natin, yung choice ko noong July 2021. Alam niyo, mga panahon na yun, hindi po naging madali. Ano? Kasi alam niyo naman po, siyempre ang opisina natin ay isang political office. Dumadaan tayo sa halalan kada tatlong taon. July, papasok na yung politika ng mga panahon na yun. Mag-October na, filing ng Certificate of Candidacy. Alam niyo, yung pinakamalaking sugal na ginawa ko sa karir ko, yung pinakamahirap na desisyon na ginawa ko bilang mayor, yung pinakamalaking risk na tinake natin bilang isang lokal na pamahalaan sa ilalim ng ating administrasyon, yun po ay yung magrigo doon, yung magpakilala ng matitinding pagbabago sa ating back. Ng July 2021, ilang buwan na lang po bago ang filing ng Certificate of Candidacy. Kasi alam ko magkakaroon tayo ng mga problema. Kaya na sinasabi, pagpapakilala ng pagbabago sa umpisa, mahirap talaga. Pwedeng gumulo, pwedeng magkaroon ng mga delay. Nung ginawa ko po yun at nagrigo doon tayo sa ating back,
Dahil nakita natin may mga problema, may mga hindi magandang nangyayari, lalo na sa documentation at sa iba pang mga bagay. Ay ko, gagawin ba talaga natin to? Papasok na tayo sa campaign period. Sigurado magkaka-delay yung mga ibang proyekto natin. Alam niyo yan, GSO, sa CHD. Alam niyo yung mga delay na nangyayari. Pero sana alam din natin kung bakit kinailangan natin gawin ng mga bagay na. Hindi naging madali yung desisyon na yun. Kung totoo, kung politika lang ang iisipin ko, kung iisipin ko lang ang pwesto ko, ang posisyon ko, hindi ko po ginawa yun. Kung hindi ko po ginawa yun, mas marami pa tayong boto na nakuha noong May 2022. Kasi mas marami tayong programa pa sana nagawa, mas marami pa sana tayong proyekto na naipatupad. Pero pinili natin, at mula naman nung umpisa, sinabi ko na po, hindi natin gagawin kung ano lang ang magpapapogi sa atin. Hindi natin gagawin kung ano lang yung superficial o mababaw lang. Bagkus ang pakilala nating pagbabago, ipaglalaban nating pagbabago, yung tunay, yung makabuluhan, yung pangmatagalan. Magmukha na po akong bobo, magmukha na po akong tanga, panandalian lang naman yan. Ang importante, ang iiwanan nating pagbabago sa ating lungsod ay yung pangmatagalan na pakikinabangan ng susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Kaya sa inyo pong lahat na nagsasakripisyo, maraming salamat sa lahat ng ginagawa ninyo. Alam niyo naman po yan, OGS natin, matitindi din yung pagbabago na ginagawa ninyo. Hindi lang sa procurement, ano, pero pati yung pag-iimbentaryo natin, pag-aayos ng mga proseso at sistema, mga minana natin na naayos po ninyo. Alam niyo, hindi madali yung pagbabago. Ganun din naman sa ating back. Sa mga natatamaan na departamento, yung medyo nahihirapan, maraming salamat din sa lahat ng ginagawa ninyo sa malasakit sa ating mga kababayan. At sa pagtatrabaho, importante dito yung teamwork natin. Kasi alam naman natin kung ano yung ginagawa natin. Alam natin kung bakit importante itong ginagawa natin. Alam natin na yung tinatanaw natin na yung pangmatagalan. Hindi ko po ito kaya mag-isa. Pero sa tulong po ng bawat isa sa inyo, napagtatagumpayan po natin ito. Gaya ng napagtatagumpayan na rin po natin. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat. Teamwork lang po tayo. God bless. Magandang umaga sa ating lahat. Adjourn na po tayo. Thank you.